So, hindi pa po ako kinukuha ni Lord. Medyo, hindi ko alam kung bakit ganyan yung ilaw ko. So, ngayon po, mga ka-Jersey, no, ibablog lang, So, ibablog ko lang to, no. So, yung ibang tanong, dito nagmumula, no. So, merong tanong na, paano nyo po ba napapaganda yung liig ng jersey nyo na, kita nyo, oh, ang pangit-pangit ng tahi natin, no. So, marami tayong tinahing ganyan. Ayan. Dami nating tinahe. Oo, oh, diba? Puro Warriors. Warriors yan, o. Oh. Oo. Oh. Ang ganda-ganda ng tahi. Kulukulog ko. Oh, shit! Oh, shit! So, yun po yung ginawa nating mga jersey. Gagawin natin ganito. Kahit po pangit yung mga jersey nyo, pwede nyo pa mapaganda yan. So, lagyan natin ng hanger para kita nyo. O, diba? Mukha na siyang matino ngayon. Compare dun sa kanina. O, diba? Tingnan natin ito. Galing! O, diba? So, ito lang po yung sikreto kong malupit, no? Paano ko nagiging mukhang pulido yung jersey? Actually, hindi po pulido yung tahi natin, pero pwede natin gawa ng paraan yun sa pamamagitan po ng nito. Ayan, mga jersey. Ito po yung solution doon, no? So, hindi po pwedeng tahi lang tayo ng tahi. Kailangan din natin planchahin. So, yung iba, akala nila ang ginagamit kong pag-flat dun sa jersey is yung mismong heat press. So, marami po tayong magiging problema dun kasi hindi natin kayang kontrolin yung nape-press dun sa jersey kasi merong part na tumitiklop, hindi natin kita. So, ito lang yung mabibigay ko sa inyong solusyon para maayos po natin yung jersey. No? So, pakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa yun. So, mano-mano lang. Kasi, hindi natin pwedeng madaliin yung sa jersey natin. Kasi, meron part na may time na nasusunog yung jersey o kumakayat yung kulay ng jersey. So, kailangan, ano lang tayo. Unti-unti lang yung pag-plancha. Yan. Para makuha natin yung tamang lapat sa jersey. So, mga ka-jersey, no? Ganto kalala yung tinahi nating jersey, no? Kita nyo naman yung kulubot niya. Talagang ang grabe. So, talagang ano yun. Kung padala natin sa customer to, baka hindi isuot, no? So, kaya nga gawin nga natin dyan, kita nyo, talagang todo kulubot siya. Talagang ano yan. Wala, ekis sa atin yan. Ekis sa atin yan. Super ekis. So, ito yung na-plancha na natin, no? Diba? Kanina, super kulubot siya. Ito pa. Ito, hindi pa natin napa-plancha to. Compare nyo lang. Ayan, no? Compare natin doon sa likod. Ito yung likod na hindi pa natin napa-plancha. Grabe, oh. Super kulubot dyan sa part na yan, oh. So, pag minsan, no, di ako gumagamit ng plancha, ito, parang ako kinukuha na ni Lord. Hayop na ilog. So, ito yung ginagamit ko. Yung maliit lang. Na press. Ayan. Minsan ito, pag minsan yung plancha din mismo. So, pag tinatamad ako, ito ginagamit ko. Kaya lang, bihirang-bihira. Yan.
birang-bira natin gamitin yun. No? Ngayon mga ka-jersey, no? Siyempre, pag magpla-plancha tayo, kailangan natin yung ano, no? Yung tinatawag na kabayo. No? Yan yung kabayo yung sinasabi ko. So, una, kumuha na lang ako ng tela. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy mga ka-jersey. No? Kasi, una, talagang to lang kung makilala nyo ako, tamad talaga ako. Tamad akong kumuha ng mga gamit-gamit. Talagang mahilig lang akong mag-improvise. So, meron tayong dito ang cotton. Ito, cotton to eh. Yun o, cotton siya. So, parang pinag-layer-layer ko lang siya ng lima para magmukhang malambot. No? So, ayun mga jersey, no? Una, saksak muna natin tong plancha. Tingnan muna natin kung mainit na. So, tama lang yung init niya, hindi naman nakakasunog na. No? So, testingin natin dun sa mismong tela. Ayan, hindi naman siya nasusunog eh. Pero importante na mainit din yung tela natin, yung plancha natin. No? So, ayan, mainit na siya. Okay. So, una natin gagawin, no? Mga ka-jersey, no? Una natin pla-plancha yun yung likod. Ito muna ipa-flat natin. Kita na yung sobrang grabe yung kulubot na. So pag plinansya natin to, okay lang na mainit yung plancha natin kasi una, ang sublimation kasi kumukupas yan pagka sobrang init, no? So kaya likod muna uunahin natin. Ito muna yung ipa-flat natin. Kailangan sabayan nyo lang yung ano yung shape ng jersey. Huwag nyo siyang plansyahin ng ano ng hindi naka-shape yung jersey nyo. Yan, flat na siya, no? Kita nyo, maayos na yung then meron din tayong ginagawa dyan ng kailangan. Sabi ko nga, kung ano yung forma ng jersey, dun yung pa-plancha. Kabilang side. Yan itong part ng sa bandang balikat, no? Plansyahin nyo rin. Yan. Patakin nyo lang siya. Yan. Kita nyo na wala yung kulubot. Then tsaka nyo plansyahin. Yan. Yan. Okay lang na may kulubot pa yan. Kasi nasa likod naman yan. Hindi siya masyado halata. Then try naman natin yung pandan likod. Sabi ko nga, i-flat nyo lang yung jersey dun sa mismong forma nyo. Ito yung batok. So somehow na flatten na natin tong bandang likod, no? Ayan. Saka yung harap. Then try naman natin yung other side. So somehow nag-straight na siya, no? Ayan, somehow nag-straight na siya. Hindi na siya kasing lala nung kanina. Yan. So ngayon, ito naman yung plancha natin. So dito mga ka-jersey, no, iwasan nyo lang na masyadong ma-plancha to kasi ito na yung part na sinasabi kong kumukupas. So dahan-dahan lang yung pag-plancha dito kasi ito na yung colored part eh. Yan. May tendency na yung kumupas kasi mainit yung plancha natin.
medyo pumapantay na siya mga ka-jersey, no? Ganda lang likod. Ayan. So medyo okay na siya. So ayan po yung na-plancha natin, no? Ito yung hindi pa. Yan. Tignan nyo, kulukulubot pa yan, no? So akala nyo, pangit yung tahi. So yan po mga jersey yung kulubot natin, no? So try ko rin itong planchahin, no? A few inches later. So yun mga ka-jersey, no, nakapag-plancha na tayo ng tatlo lang muna yung plinancha ko kasi may lakad pa ako, eh. So ito yung inalabasan nung plinancha natin. So na-lessen na yung ano, no, yung mga kulubot. Ayan, ito meron pa akong hindi na plancha. Ayan, no, kulubot pa siya. Ayan, super kulubot pa. Pero ito, tingnan nyo lang, no. So super flat na yan. Kasi ano, no? Ayan. So paplansahin nyo lang. Then pag naplansa nyo na, no, so medyo okay na yon. Pwede nyo ring i-heat press na rekta sa ganito tulad niyan, oh. Ayan, nilagay ko diyan. So ito plansado na to. Kumbaga, ayan. Then, tsaka nyo i-press ng ganyan. So, kung may problema kayo dun sa mga jersey nyo na ginagawa na reklamo nyo, bakit parang kulubot o lawlaw yung mga ribbings nung gawa nyo, yun lang po mga ka-jersey, no. Plansahin nyo lang. Try nyo kung maayos. So, yun lang, no, mga ka-jersey, no. So, tinuro ko lang yung simpleng technique ng paggawa ng jersey. So natutunan naman ba kayo dito sa channel nating walang kwenta, no? Then pagka na-plancha nyo rin nga pala, no, pwede nyo ring i-hanger na yung jersey para mas lalong bumagsak yung jersey nyo. Tulad dito, naka-hanger na to ng isang araw. So may tendency yung mga jersey nyo na bumagsak talaga. So parang automatic na siyang nagpa-plancha, no. Tsaka gumaganda yung ano niya, yung figure ng jersey niya. So yun lang mga ka-jersey, no? So kung bago kayo sa channel na to, subscribe niyo lang yung sa baba natin para yung notification bell po ninyo is yun nga, ma-notify kayo. Yun, nabubulol na ako. So yun. So yun po mga ka-jersey, no? Kasi kinukuha na ako ni Lord. Paalam sa inyo. Bye-bye. Ayan. Umiiyak na naman po ang mga bata, mga kaibigan. Oh. Parang kinukuha na talaga ako ni Lord. Ayan.